Totoo yan na Dani and Ma'am Rica. Kaya nga pinabalak namin isama rin sila sa mga priority workers for vaccination. Kaya lang Dani and Ma'am Rica, bagong industriya to. Bagong industriya to. In fact, nagkaroon na ng mga labor problem. Una yung food panda. About 3,000 of them, after several negotiation, nakaayusan na. Tapos, tumunod naman ang lalamob. Fortunately, na-mediate naman namin, nagkaroon ng kasunduan. Pero ang problema kasi dito, Danny and Ma'am Rica, kailangan ng legislation. Because hindi natin alam kung anong status nito mga riders. Sila ba mga employees o RK contractors? The need for for legislation to govern the so-called riders industry. Ito yung mga deliverers of food, and napakahalaga nila. We call them ready as economic frontliners. So there is really need to for a legislation to determine the nature of the employment or contractual agreement of our workers and riders. Kasi hindi natin alam ngayon are they employees of the platform owners or are they subcontractors of the platform owners? Ayan. Ngayon sir, paano yung working arrangements ng mga riders natin? Will that be depende sa kung anong app ang kanilang sinusubscriban? Tama ka dyan, Rica. It depends on the agreement between the riders. Nawala si Sek. Ayan, nawala si Sek. Kasi he's mobile, kasi, Mobile. Ayan. Sek. Pag-usapan nila kung anong relasyon nila. Kasi sa ngayon, walang batas that governs the relationship. Hindi natin may-apply ang labor code dahil hindi naman natin masasabi na yung mga riders are the employees of the platform owners. At hindi rin natin masasabi kung mga, contractors. The meaning, meron silang contract or agreement they will relate there. So talagang kailangan ng batas. Ayan. Kasi yung tukol dito Sec Bello, yung report no sa isang wag na natin banggitin yung let's say yung kumpanya, pero yung nagkaroon ng issue ng illegal dismissal na parang iniharap niya sa korte no. Regarding that, yung mga ganun hanggang saan ang saklaw ng DOLE para maproteksyon na nito mga to, kasi somehow hindi parang konting reklamo lang parang inano na sila, tinanggal sila sa trabaho. Kaya napilitan siyang hiharap sa korte, di ba? I think you're referring, Danny, doon sa isang action ng isang si platform. Si Busa? Tama ba yun? Merong platform owner na sinuspend rider sila for 10 years. Napakabigat. Ang tagal naman ng 10 years. Grabe din. Pero in fairness naman, yung platform owners, after we called their attention, nagkaroon pala siyang glitch sa kanilang working arrangement. Nagkaroon ng glitch. So it was an unintended action on the part of the platform owners. Kaya what we can do dito, Danny and Ma'am Rica, kapag may mga ganyang conflict between the riders and the platform owners, is merely to mediate or conciliate. Kasi hindi natin may apply sa kanila ang labor code. Dahil as I said, they are not employees of the platform owners. And we cannot also say that they are the parties to a contract. Because if they are contract, what will govern is the provision of the contract. So if undecided pa sir ang kanilang status as a worker, paano yung magiging benepisyo nila? Magiging voluntary po ba yung mga contributions nila and benefits? Tama ka dyan, Rica. Depende sa kanilang usapan na yan.
Kasi hindi mo naman masabi na yung mga riders are employees of the platform owners. Kasi wala employee-employer relationship. So, they will be governed by the provisions of their agreement. Yan. So, Sec Bello, let's say ako, meron akong motor, di ba? Gusto ko mag-sideline, gusto ko magtrabaho bilang rider. Pero siyempre, I have to subscribe to sa app nila. Pero I have to be bound ako by a contract with them. Kung saan man yung kumpanya na yan, let's say, 1 year or 6 months magtatrabaho ko, app na yan, ito ang agreed natin na salary. Pero ibig sabihin, pag may mga bulilyaso ba, ibig sabihin, let's say, sa delivery ng pagkain or whatever, so ang mananaig pa rin talaga yung kung sino man yung employer. So ibig sabihin, pwede niya sisantihin kahit na hindi pa tapos yung kontrata. Actually, Danny, kagaya sinabi ko, walang employee-employer relationship. Wala, wala. Kaya pwedeng sabihin yung riders are employees. Neither can you say that the platform owners are employers. Kasi there is no employer-employer relationship. So, pinakamagandang paraan dyan ay go to the contract if there is any. Kung ano pinag-usapan nila, kung halimbawa rider ka, kunin kita. Magtatrabaho ka ng 6 hours a day. Ito ang kita mo o commission mo. Ganon. Kasi hindi man nila mas pwede sabihin, ito sweldo mo because they are not employees. Ayun. So, kailangan talaga na meron ng legislation. And we are in fact already preparing a bill that we will submit to Congress for them to consider as a law that will govern the relationship of the platform owners and the riders. Mm-hmm. May question ako dyan. Opo, Sec. Kasi di ba po may iba po akong kilala ng mga riders na moonlighting yung ginagawa nila. Ang daming app. Para sideline. Opo. So para pag daw yung isang app wala pang pumapasok, pwede pa silang kumuha ng orders o ng rides dun sa ibang mga delivery apps. Ito po ba? Kasi meron po tayo on a regular employees, di ba, na parang bawal ang may non-competitive clause na hindi ka pwedeng pumunta o magtrabaho sa isa pang industriya na kapareho ng sayo o kumpanya na kapareho ng industriya ang pinagtatrabahuan mo. Pero sa kanila po, dahil wala, pwede sila mag-moonlight. Ganun po yung ginagawa. Kailangan po ba ngayon, pag ginawan po ba ito ng batas, kailangan din po ba yung i-apply sa mga delivery riders like this? Tama ka dyan, Rica. It is to, you have to come up with a law and apply it to the relationship between the riders and the platform owners. Pwedeng sabihin ng batas, ikaw, rider, ito lang ang obligation mo. Ito ang mga rights mo. Sasabihan naman lang, ikaw, platform owner, Grab, Lalamo, Panda, ito ang mga rights mo, ito rin ang obligation mo. Iyon ang sasabihin doon sa batas. Without that, we'll have to depend on what is the agreement between the riders and the platform owners. So until wala pa pong batas, pwede nila gawin yon. Tama po yan. Tama po yan, Ma'am Rica. Depende sa usapan nila. Pero ibig sabihin, ang parang nalulugi rito, Sec Bebot, pag wala pa ho yung batas, yung mga consumers na naman, diba? Kasi walang malinaw na ibig sabihin. Sila, umaasa sila dun sa mga deliveries nila. Pag hindi dumating sa oras o whatever, may bulilyaso, hindi naman natin masasabing minsan kasalanan din ng riders. Minsan yung mga platform, diba? Owners, pwedeng, diba? Mayroon ding sinusunod ng mga ibang, let's say, orders, diba? Tama ka dyan, Danny. The customers are at the mercy either of the platform owners or the riders. Kasi yung rider, sobra ang kanyang tinatanggap ng mga deliveries, hindi niya na di-deliver na on time. Pero on the other, may remedy naman yung customer. So sabi niya, late ka na, ayaw ko nang tanggapin yan. Ganon. Di ba? Kaya nga, so parehong lalulugi, pati yung customer, pati na rin yung rider, syempre parang inabunuhan niya yun. Di ba? Correct. Tama ka dyan, Danny. Tama ka dyan. That is why there is really a need for a legislation. Isa pa yan, sir. Speaking of yung mga deliveries, marami po tayong naging balita na
yung mga fake scam deliveries na ginagawa, yung iba masyadong malaking mahalaga. Kapag ganito po yung nangyayari, paano po ba yung usapan ng mga platform owners at channels with regard doon sa mga fake deliveries or mga deliveries na hindi tinanggap? Tatanggalin po ba yun doon sa kikitain ng rider? Meron po bang quota o limit na pwedeng punin sa kanilang kinikita? Yun, Ma'am Rica, ang dapat nila pag-usapan. Siyempre, kung ikaw, rider, kausapin mo yung platform owner, halimbawa sa yung Grab o kayong lalamo ko, sir, maging rider mo ako. Ito ang gagawin ko. Ito ang responsibilidad ko. Ito ang number of deliveries that I'll make. Ito ang sisingilin ko. Ganon. Sasabihin naman nung platform owner, okay, basta hanggang doon lang. Ganon. So, that will be the governing provision on the relationship between the rider and the platform owner. Ang problema lang dyan, ang mahirap dyan, walang written. Kaya pagkakakaso talaga yan, dadaan sa tabi. Ayun. Yan yung sir, no? Kung kunyari, by app ang registration, tapos hindi mo kakailanganin pumunta doon sa kanilang main office ipipirmahan ng mga kontrata, parang wala silang solid na binding agreement. Ganun po ba yung sinasabi ninyo? Tama po yan. Unless merong written agreement, meron talagang kontrata na kalagay lahat yung provisions that will govern the relationship, yung kanilang obligation to each other and their obligation to the customer. So up until wala pa pong legislation, Sec. Bebot, yes, anong pwedeng gawin ng DOLE? Mediator lang kayo for between the mediator. Two parties? Mediator lang kami. Kagaya na ginawa namin sa Food Panda. After a series of mediation, nagkareglo. Ganon din sa lalang. After a series of negotiation, nagka-agree. Even yung Vivo. Yung Vivo, yung ano ng smartphone, nagkaroon din ng problema. Naayos din natin. In fact, nirigaluhan nga nila ako nung magpirma. Nirigaluhan ako ng cellphone. Baka may gusto mo yung ano pa. Akala ko ang pinadala, frutas lang. Pagdating doon bukas ko ng karton, may ano, yung smartphone. Pero ganun, ibig sabihin, Sec. Bebot, kunwari may kontrata sila, no? Between yung platform owners at saka yung mga riders, no? Sakasakali, yes. Let's say, nagkulang, no? Hindi na ibigay sweldo o delay ang salary, pwede ka agad puntahan kung yung kontrata lang, ipakita lang ng rider yon sa DOLE or whoever, DTI, ganun, pwede hunin yung tulungan na kaagad, automatic? Danny, kung may kontrata sila, hindi sila pupunta sa amin. They will go to court. Okay. To enforce the provision of the contract. Pag hindi na carry out ng tama, ibig sabihin, meron pang kukulang. Marami ba kayong kaso ng ganyan, sir, sa DOLE, ng mga, let's say, mga riders na parang nagkakaproblema sila sa mga platform owners nila na talagang kailangan you have to mediate ang DOLE? So far naman, Danny, yung palang case nung Food Panda at saka yung Lalamog. And fortunately, na-conciliate naman natin, na-areglo to the satisfaction of both the riders and the platform owners. What about, sir, yung mga orders? Yung mga scam orders na nakikita po natin, nagawa na po ba ng paraan yun ng... Or hindi ko po alam kasi kung paano natin to magagawa ng paraan na hindi siya magpatuloy yung mga scam orders. Is it between DOLE and the platform owners na maaayos po yun? Or sa kanila na internally na po ba nila yun magagawa? Ma'am Rica, wala kami kinalaman dyan kasi we no employer. If we come in only pag may ganyang problema. That's our mandate. Pagdating ng mga execution or implementation of the provisions of their agreement, nasa korte na yan kung sakasakaling hindi ma-reglo between the two of them. Ang hirap naman po pala nito, Sec. Dahil wala pa tayong legislation, we are moving blind dun sa ang laki na nito.
Nakikita po natin yung industriya nito, nagiging madami na po talaga tayo. Sa COVID, pandemic. Tama kayo, Ma'am Julika and Danny. Tama kayo. It's a big industry now. Kaya lang, I don't know how long it will last. Kung halimbawa, bumalik tayo sa normal, open na lahat ng restaurant, wala nang limit ang restaurant, baka medyo hihina na naman yan. Pero meron pa bang time, Sec Bebot? Kasi alam ko, naka-recess na ang Kongreso. Will there be enough time to legislate a law on that? Kasi, di ba, campaign na, magpa-final certificates of candidacy by next week. Ang alam ko, Danny, ongoing ang session ng Congress. Okay, de, pero ibig sabihin, ito, meron na bang nag-file ng, let's say, bill or in-introduce ang bill? Wala pa? I understand, meron. Kaya lang siguro, ang inaasikaso ng Kongreso ay yung budgetary issue. May budget pa, yung budget ng inaasikaso nila ngayon. Sir, Seth, sabi po ng may phone-in comment tayo dito, no, mula po sa isang babaeng nagnangalang Sheila Tubalinal. Sabi po niya, sana hanggat walang bill or law, batas, may unified guidelines para sa lahat. Bakit daw po binibigay lahat ng power sa kumpanya? Wala namang ganun na Ma'am Rica, walang ganun. Cannot give to anybody. It should always be an equal treatment for both parties. Wala pa nga po tayong bill, sir. So wala pa tayong protection for riders, trucks, employers, and in effect, doon na rin sa consumers. Kaya nga, that is why, while there is no bill that will govern the relationship of both parties, what they should do is to resort into a written agreement, so that the provisions of this agreement will govern the relationship. Yan pinaka-safest na gagawin nila. Yeah, pero wala po ba tayo parang unified agreement for across the board para sa ganitong klase ng employee-employer working relationship? Rica, walang employer-employer relationship. Oh, kasi wala. Malabo nga po sila. Wala. And it will be independent on what the parties would like to agree upon. Kung ano pag-usapan nila, we cannot interfere with their agreement. Mm-hmm. The moment employer-employer relationship, then that is where we come in. Mm-hmm. So, alams na, Sec Bebot, dapat mayroon na palang magpasa ng batas niyan. Para talaga Congress, lower house, para talagang mapag-usapan na, maproteksyon na po yung rider natin. Employers at saka yung mga consumers, Sec. Dahil lumalaki na po yung industriya at dumadami na po yung mga ganito na pinaginagawang kabuhayan. You are very correct, Ma'am Rica. You are very tumpak yung yung observation nyo. Talaga, it's high time that the law must be passed to govern the relationship between the riders and the platform owners so that it will not also prejudice the interests of their customers. Bahay pa tayo, Sekrebo. Kamusta naman yung vaccination drive niyo sa mga, let's say, katulad nito mga riders natin? Sabi niyo kasi, parang wala pa lang sila sa priority pa? O talaga marami na bang bakunan nila? So far, Danny, I'm sorry to say na hindi pa sila kasama sa priority. Pero we succeeded in convincing Sekrebo ang ATF to convince the IATF to consider yung mga workers in the construction and in manufacturing industry. Now, in the last IATF meeting, I appealed to IATF na i-consider din itong mga riders natin. Dapat as economic frontliners na sana hindi vaccination program po na maisama sila yung mga natin. Kasi economic frontliners na nit sila.